stainless yung hydraulic fluid na ginagamit. Ito naman yung hydraulic pump. Ito guys, mayroon ditong pinuluwagan na tornillo, ito tatlo. Kailangan luwagan mo ito ng ikutin nila ng dalawang bisis. Ito yung pinaka-valve niya para masarado. So guys, kailangan nating luwagan ito ng dalawang turn. Ito. Markahan mo para alam mo kung paano mo ikutin. Guys, magpalit tayo ng hydraulic sa absorber ng petrol. Yan guys, oh. Palitan natin. Ito guys, yung hydraulic pump bleeder. Special tools to guys, para mableed natin yung fluid ng hydraulic pagkalagay natin ng bago. Ito guys, oh. Yan, palitan natin yan ng bago. Guys, yung special tools ng pump. Hydraulic pump. Guys, tanggalin natin ito. Kasi yung pinagkaiba ng bago at luma, oh. Guys, ilalagay natin yung fitting ng shock absorber. Ito guys, yung fitting na ito. Sulayan natin yung fitting. Ayun. Tapos meron siyang dalawang tornillo guys, oh.
Meron siyang o-ring yan guys. So importante itong o-ring para hindi magtagas yung fluid. So meron ding dalawang kamulo yan guys. Ito guys, may tatlong tunog na dito. Kailangan ligpitan. Ito na lang. Guys, sa kanan parte right side po guys, yung hydraulic fluid na ginagamit. Ito naman yung hydraulic pump. Ito guys, meron ditong pinuluwagan na tornado, ito tatlo. Kailangan luwagan mo ito ng ikutin mo ito ng dalawang bisis. Ito yung pinaka-valve niya para masarado. So guys, kailangan nating luwagan ito ng dalawang turn. Ito. Markahan mo para alam mo kung paano mo ikutin. Isa, dalawa. Ganon din ito. Lahat. One turn, total. Yeah, naman din itong pangatlo. Isa, dalawa. Yan guys, huwag kalimutang luwangan yan, dalawang turn, tatlong turn na yan. So guys, kailangan mong i-refill to. Meron siyang kits dito. Yan, puno na yan guys, oh. Pinagyan ko na. Tapos pumbahin mo ito hanggang sa umabot siya ng 2.5 MPa. Yan, 2.5 dapat ang abutin ng pressure bago mo luwangan yung bleeder niya sa shock absorber. Taas tayo una, di ba? Kumbayin natin ito guys hanggang sa 2.5 yung pressure. Guys, kapag umabot na siya ng 2.5, i-release mo na yung bleeder doon sa shock absorber. Yung guys, 2.5 na siya. Yan lang guys, paulit-ulit lang yan hanggang maging 2.5 ulit. Release! Yes. Release na yung gator ng shock absorber. Kayaan mo lang siya hanggang sa maging uno yung pressure. Tapos hanggang maging uno. Sige rin, higpit! Ganyan, tapos bumba ulit. Ito na
gas yung final after na may bid lahat ng mga sa absorber na apat. Dapat mga naka 2.5 yan. 2.5 dapat ang pressure ng bago mo na hinigpitan ito. Itong tatlong tornilyo na yun. Hinigpitan na natin yung tornilyo na yan, tapos i-release na natin. Hanggalin na natin ito, tapos na. Yan na guys, hanggang dyan na lang guys yung mukha ng pagdipit. Tapos na. Na-final na. Tapos na yung sasakyan, tapos na.